permission to para sa inyo o para sa ating lahat. Palatangan natin ang ating ama ng Paranaque sa kanyang inspiration na ito para sa atin. Ayun, mga ito, wala ba ang tao po naman? Thank you. Thank you. Maraming salamat, Lawin. Dionisio Lawin Sanchez, kapakal po natin. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Mabunaw tayo. At pakipapabati dito sa opasyon nito ng first anniversary ng Diablo Guardians. Binabati ko si F. Jaguar Tito Masangkay ng Kapalit Chapter. Gelson Arcega ng Bulacan Chapter. Si Reed, Father Reed, Eddie Laksamana, ng Makabebe Chapter. At ito sa Makabebe, yung bumuhos yung hindi yung lahat, kundi yung pagsabog ng vulkan. Dumilim doon, nagkakaroon kami ng inauguration ng isang covered curtain, katulad dito. Nung biglang dumilim, mga alas 3 ng hapon, doon ako. Sina Roy Sangil. Sino mga taga Makabebe rito? Roy Sangil, ang kaibigan ko, taga Makabebe. Si RMG Jose Baisa, the professor. At ang kanyang grupo. At ang ating MC, si Mr. Franz, ang ating MC. At siyempre, yung mga nasa head table po, Roy, National Founder Daniel Tagidon, Federal Executive Minister. Magandang gawin po sa inyo. Tito RMG Jaguar Masangkay, Municipal Founder ng Apalit Chapter Pampanga. Tyron Smile Hernandez. Si Lawin Sanchez, siyempre, at ang ating Amazona, Lilia Amazona Buwana. Magandang gawin po sa inyong lahat. At magandang gabi sa lahat. Una-una, may bigyan pong manhid sapagkat sa araw na ito, napakarami pong activities natin. Alam ko naman na ang schedule natin dito ay mga alas 7, ay medyo ng gabi. Alam ko, meron pa mga pasakalye, meron pa sa salita. Sabi ko, pag ako'y dumating ng mga alas 9, tamang-tama lamang. Nakaikot na ako, galing na San Dionisio, pumunta ng San Martin na De Porres, pumunta sa isang proyekto natin sa lupa ng San Martin de Porres. Pagkatapos pumunta sa isang lugar sa loob ng Barangay San Antonio at isa pang lugar sa loob ng Barangay San Antonio at isa pa. Puro sa Barangay San Antonio ng kasunod-sunod. And finally, dito po sa inyong unang anibersaryo ng inyong Diablo Guardians. Ako'y bumabati sa inyo at kahit na ito ay inyong first anniversary, pakiramdam ko, parang matagal na ang inyong samahan nito. Sabat kitang-kita ko na solidong-solido kayo. At alam ko, sa second anniversary, baka doble pa rin ito. Ang dadalo, at lalo kayong lalaki. Yan ang aking panalangin, at yan ang aking inaasahan. Ang inyong lingkod naman, Cong Golez. Matagal ko nakasama si Lawin. Marami na kaming pinagdaanan, at ako naman, talaga nasubukan ko na ang kanyang galing at ang kanyang loyalty sa samahan at sa paglilingkod sa bayan. Kaya ako po hindi magkatubili sa aking pagkakilala sa kanya na parating nasa likuran ng inyong minamahal na Lawin Sanchez. Ako po yung maasa na papatuloy niyo inyong magandang proyekto katulad ng inyong proyekto pagkatalim ng puno. Yan ay binabati ko yan. Yan talaga napaka-importante para sa atin. Lalo na yung pinilin yung lugar. Sabagat yung lugar doon, doon sa may Batangkay Buboy, medyo mahirap ng konti ang buhay ng mga tao doon. Pag pumunta ka sa kabila, halos walang puno doon. Ha? Walang puno. Ang puno, kailangan ng tao. Ha? Hindi lamang sa silong, kundi ang puno kasi ina-absorb yan yung hindi magandang hangin, carbon dioxide. Kaya kung walang puno, parang tayo sinasakal. Pero napakaganda yung proyekto
inyong likod, isa sa mga naniniwala sa kahalagan, magpulo, katunayan sa probinsya namin, doon sa Ruplon, kami magkakapatid, tatlo kami magkakapatid sa lalaki, tulong-tulong kami ng nagdali. Alam niyo ako, kung karami ang pulo tinili namin para gumanda ang kapaligiran doon. Siguro, mga 50,000 na magpulo ang tinili namin para gumanda yung lugar. Kayo, ilan yung tinili niyo? Ilan tinili mo kanina? Sampu pa lang. Pero siguro, pagpagtsagyan na aabot kayo ng 50,000 eventually. Kaya patulungan niya. At ang inyong likod man, handa rin tumulong para makahanap, makamabigyan kayo ng seedlings yung pagkailanganin. At alam ito ni Lawin, at siguro yung mga ibang nakakilala sa background ko, alam rin, na mahabang panahon din, ang inyong likod ay umaasa din sa pagtulong ng mga guardians sa maraming bagay, lalo na tungkol sa ating peace and order. Noong ako ang National Security Advisor, marami pong mga organisasyon na katulad ninyo, yung organisasyon ng Guardians. At yun naman, maraming chapter yan, maraming grupo, marami dyan ay nakaugnayan ko. At yan ang dahilan kung bakit pagkatapos ng konting panahon, talagang gumanda ang peace and order situation ng panahon ni Presidente Gloria Magpagalaro. Yung matapos ang konting gulo, yan ay nag-subside at gumanda ang takbo, lalo na yung pakikipaglaban natin sa terorismo. Marami kasing mga terrorist activities ng panahon na yun, at ang isa sa mga grupo na tumulong sa inyong lingkod at sa gobyerno ng panahon na yun, ang grupo ng Guardians. Alam niyan na mga leaders niyo at ang pagkakasalamat niyo. Dito naman sa Paranaque, pagkamat ang iba sa inyo, dito ng Paranaque, maraming bagay ang maaari natin gawin dito. Ang Paranaque ang isa sa pinakamaunlad na syudad sa buong Pilipinas. Nagkaroon ng hanay kung nasaan ang Paranaque, kung ikumpara sa iba pang mga syudad. There are about 100 cities in the Philippines. Merong 75 provinces, nirang yung lahat yan. Lahat ng probinsya, lahat ng syudad, pagdating sa per capita income. Alam niyo kung ano ang rango ng Paranaque? Ang Paranaque, bumibilang sa number 4, number 5 sa buong Pilipinas. Tinalo pa namin ang Maynila, ang Quezon City, ang Cebu, ang Mandaluyong, ang Taguig, ang Caloocan, ang Marikina, itong Las Piñas, at kabibahay namin ng Muntinlupa. Ganyan kataas ang rangko ng Paranaque ngayon. Kaya kung sino man sa inyo na hindi pa namamahay dito, tingnan niyo po yung lugar namin sapagkat dahilan sa statistic na yan na napakataas ang per capita income. Ang ibig sabihin yan, yan ang pondo na inilalaan ng gobyerno ng Paranaque para magbigay ng serbisyo sa bawat isa sa mga tao sa Paranaque. At kung ang Paranaque ay number 4 or number 5, napakataas niyan. At alam ko, ang isa sa mga dahilan niyan ay ang peace and order, at alam ko rin ang isa sa mga dahilan, yung pagtulong ng mga guardian organizations na nasa loob ng Paranaque. Kaya sa pamamagitan niyo, ako'y mag-congratulate sa inyo lahat. Ang inyong likod din, kahit paano tumutulong. Marami tayong proyekto para sa mga kalye. Kaya nga ako naimbita na ilang beses sa Port State sapagkat maraming kalye ang pinagawa namin doon sa Port State at sa loob ng Barangay San Antonio. Ngayon, maswerte itong lugar na ito sa Bernabe Phase 3 Subdivision. Meron sariling covered court. Pero kung titignan nyo ang second district, ang first district ng Paranaque, iilang lamang ang covered courts nito. Doon sa amin, second district, yung pinakahuling in-inaugurate namin, number 64 na. Katunayan, nung pinagpatuloy ko itong programa ito, itong bagong pagkahalal ko, itong pangkasakoy ng termino ko na nagsimula noong July 2010. Alam niyo ba kung ilang kulisiyong na naipagawa ko mula noong July 2010? 30 na. E ilang buwan pa lamang nakaraan mula noong July 2010. Ang ito sa pinya, halos sa buwan-buwan, e merong bagong covered court o kulisiyong na ipinagagawa si Congressman Golez para sa pamumuti ng ating mamamayan. Lahat ng edad na ikinabang sa Magulisiyong. Meron tayong National Kidney Institute Program. Baka meron kayong kakilala, yung mga taga-Paranaque, na kailangan ng dalubhasang pagkagamot sa kidney. Alam naman sa panahon ito,
yung mga mahilig uminom, yung mahilig kumain ng maalat, mahilig kumain ng kung ano-ano, halo-halo ang pinapasok sa kidney natin. Pagdating araw, sisigilin tayo, yung pato natin magiging problema. Pag nangangailangan kayong klaseng tulong, pwede silang lumapit sa kay Cong Golez at agad na ipanadala natin sa National Kidney Institute sa 2nd District ng Parañaque lamang. Meron kanyang klaseng problema. Meron din tayong test na program. Mula na magsimula, ang programa ito, ang pagkasimula ng termino, 446 na ang ating pinadala sa test na. Alam niyo, ibig sabihin, pag nag-training sa tao sa test na, pag-training sa welding, sa call center, sa computer, sa marami pang iba, food and beverage, lalaki ang chance niya na magkaroon ng magandang trabaho, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa labas ng bansa. At yan ay dito lamang sa 2nd District ng Parañaque ginagawa, wala po sa iba. At pangatlo, meron tayong PGH program din. Biro nyo, kasama rin yan, bukod sa NKTI, nasa Kidney Institute, meron tayong PGH program para naman sa mga ordinaryong sakit. Baka meron din ang kailangan ng konting check-up, meron tayong financial assistance. At ang panghuli, ayoko bakitin ito sapagkat hindi masyado maganda pag-usapan, pero ang buhay parang awit lamang, sabi nga nila. Merong simula at merong katapusan. At sa 2nd District ng Parañaque, pag umabot yung katapusan sa kung anong kadahilanan, para sa mga mahirap. Ang mahirap kasi, pag meron isang miyembro ng pamilya na pumanaw, kawawa yung mahirap na pamilya. Bukod sa trahedya na wala na isang mahal sa buhay, ang laki pa ng gastos, nababaon sa utang yung pamilya. Pero sa 2nd District ng Parañaque, hindi ko problema yan sapagkat lahat ho na mahirap, pag sakaling kailangan ng kanyang klaseng tulong, libre po ang palibig doon sa 2nd District ng Parañaque kasama yan sa programa. So yun po yung mga programa natin at ulitin ko, ang inyong lingkod ay handang tumulong sa inyong Diablo, sa inyong guardians nito. Kino-congratulate ko kayo kahit na first anniversary pa lamang ito at alam ko ito'y lalawig pa, lalaki pa dahil sa nakikita ko na sigla ng organization nito. So muli, Lawin at iba pa mga leaders ng grupo nito, ng guardians nito, binabati ko kayo, Diablo Guardians Mainstream Incorporated. Congratulations sa inyo lahat. Dito po ang unicorn. Ang napo, na-presentation. Salamat po.